Pinatatatag ng panalangin ang espirituwal na paglago, May 10. Ituon mo ang iyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Colossians Kabanata 3, Talata 2. Yao mga nagpasyang pumasok sa espirituwal na kaharian ay makatutuklas na lahat ng mga kapangyarihan at mga damdamin na masuwaing likas, na may tulong sa mga pwersa ng kaharian ng kadiliman, ay nakahanay laban sa kanila. Kinakailangan nilang magtalaga araw-araw at makipagbaka sa kasamaan araw-araw. Ang mga dating ugali, mga minanang inklinasyon na magkamali, ay magsisikap mamuno at dapat lagi silang nakabantay laban sa mga ito na nagsisikap ayon sa lakas ni Kristo para sa pagtatagumpay. Ang sulat para sa mga taga-Kolosas ay puno ng mga leksyong mayroong napakataas na halaga para sa lahat ng kasama sa paglilingkod kay Kristo. Mga leksyong nagpapakita na nag-iisang layunin at matayog na hangarin na makakikita sa buhay ng mga kumakatawan sa tagapagligtas ng tama. Naitinatakwil ang lahat na makahahadlang sa kanila mula sa paglago sa daang pataas at makapagbabaling ng mga paa ng iba mula sa makitid na landas. Ipakikita ng mga mananampalataya sa kanilang pang-araw-araw na buhay ang awa, kabutihan, kapakumbabaan, kaamuan, pagtitiis at pag-ibig ni Kristo. Ang kapangyarihan ng isang mataas, mas dalisay at mas marangal na buhay ang ating pinakakailangan. Ang mundo ay masyadong nasa ating isipan at masyadong kaunti ang para sa kaharian ng langit. Sa kanilang mga pagsisikap na abutin ang mithiin ng Diyos para sa kanila, walang pagmumula ng kawalang pag-asa sa mga Kristiyano. Ang moral at espiritual na kasakdalan sa pamamagitan ng biyaya at kapangyarihan ni Kristo ay ipinangako sa lahat. Si Jesus ang pinagmumula ng kapangyarihan at ng bukal ng tubig ng buhay. Dinadala niya tayo sa kanyang salita at mula sa puno ng buhay ay ipinagkakaloob sa atin ang mga dahon para ikagagaling ng mga kaluluwang may sakit dahil sa kasalanan. Pinapatnubayan niya tayo sa trono ng Diyos at inilalagay sa ating mga bibig ang isang panalangin kung saan tayo nadadala sa malapit na ugnayan sa Kanya. Para sa ating kapakanan, inutusan niyang kumilos ang lahat ng makapangyarihang ahensya ng langit. Sa bawat hakbang ay nadarama natin ang Kanyang nabubuhay na kapangyarihan. Hindi naglalagay ang Diyos ng limitasyon sa pag-asenso ng mga nagnanasang mapuno ang kaalaman ng Kanyang kalooban sa lahat ng katalinuhan at pangunawa, sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pagbabantay, para sa paglago ng kaalaman at pangunawa, sila'y patitibayin ng buong lakas ayon sa kanyang maluwalhating kapangyarihan. Kaya handa silang gumawa para sa iba, layunin ng tagapagligtas na maging katuwang niya ang mga taong dinalisay at pinabanal. Sa ganitong napakalaking pribilehyo ay magpasalamat tayo sa Kanya na pinagtagpo tayo upang maging kabahagi ng mamanahin ng mga banal ayon sa liwanag, na iniligtas tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at ipinasok tayo sa kaharian ng Kanyang minamahal na anak.